What's up mga ka-Flash? Muling nagbabalik to SportsFlash TV. Lopez, injured raw bago ang laban kay George Kambosos. Pag-usapan natin yan mga ka-Flash. Pero bago ang lahat, huwag kakalimutang i-like, mag-subscribe at hit ang notification bell para updated ka sa mga videong katulad nito. Matapos nga ang gulate ni George Ferocious Kambosos Jr., ang buong mundo at maging unified lightweight champion ay marami na nga po dyan ang nag-aabang para maagaw ang mga titulo na hawak ngayon ni Kambosos na WBA, Super, IBF, WBO at the ring na titulo. Andyan nga sina Devin Haney na hawak ang WBC lightweight na titulo, Ryan Garcia na nagpaparamdam na rin, Roland Romero na gagamitin nga raw ang kanyang WBA mandatory status para sa isang title fight at marami pang iba. Si Romero nga na may kartadang 14 wins, walang talo at may 12 knockouts na nakatakda sanang lumaban kay regular WBA lightweight champion Gervonta Davis sa December. Subalit dahil sa kasong sexual assault na isinampa kay Romero ay hindi ito natuloy. Paliwanag nga rito ni Romero na gusto na rin niyang makalaban si Tank Davis, subalit ngayon na si Kambosos na ang hari sa dibisyon ay target na niya ito. Naayon pa nga sa kanya na si Teofimo Lopez nga raw ay injured bago ang laban na nakikipaglaban ito kay Kambosos na may injury. Dagdag pa niya rito na hindi nga raw kaya ni Lopez na harangin ang mga suntok ni Kambosos dahil sa turn up elbow at hindi rin ito makabato ng mga suntok. Hindi pa dyan nagtatapos dahil sinabi niya rin dito na kaya nitong patulugin si Kambosos na kahit sa isang rematch ay knockout nga daw ang aabuti ni George Kambosos Jr. kay Teofimo Lopez na wala nga daw itong problema. Si Romero nga raw ay kasama si Lopez last week kaya alam daw niya na injury ito. Nang subukan niya nga daw hawakan ang siko ni Lopez ay masakit nga daw ito at parang sisigaw pa ito sa sakit. Ibang klase din nga ito mga ka-Flash si Lopez dahil matapos sabihin siyang nanalo sa laban at hindi si Kambosos ay nagdahilan na naman ito ngayon na siya ay may elbow injury. Kaya mga ka-Flash, anong masasabi niyo tungkol dito? Nagsalita na rin nga ang promotor ni Kambosos na target nilang bumalik sa ibabaw ng lona sa buwan ng Pebrero 2022 na kung saan bukas din ito sa kung sino ang mananalo sa bakbakang Devin Haney versus Joseph Diaz Jr. na ang tinatarget na venue ay sa Australia na. So yan lang para sa ating balitang boxing. Ano bang masasabi nyo tungkol dito? Para sa inyong komento at reaksyon na ikomento nyo din sa baba. Hanggang sa muli, ito ang The Sports Flash TV!